Hello po mga kababayan at welcome back muli sa ating channel, Talkies ni Pidol. Ito po, tayo po ay magbibigay lang po ng reaksyon, komento or opinion dito po sa napakagandang mabilisang aksyon na ginawa ng President Bongbong Marcos Administration tungkol po sa naganap na lindol kahapon po dyan po sa Ilocos Region, no? Yung Region 1 at saka yung CAR. No. So, ang epicenter po nung lindol ay dyan po sa Abra na natala po na may lakas na 7.3, no. So, actually yung pag-shake daw is 7, no. Kung hindi ko naman po pwedeng ipakita dito yung mga videos kasi hindi po natin pag-aari yon, pero sa aking palagay naman ay nakita nyo na, napanood nyo na sa mga television, sa mga news o sa mga social media outlet. At ganun din po yung mga nakakagimbal na mga sinapit ng mga kabahayanan, no, yung daan na bitak, yung mga bahay, gusali, gumuho, no, nakakatakot po yun, lalo na yung dun sa tower, dun sa historic tower sa Bigan, no, mga kababayan, na almost gumuho, no. Maalala ko pa, inakyat pa namin yun way back. That was long time ago. 5 years na yata yun. Saka yung simbahan po dun sa Bigan, no? Nalaglag po yung mga ibang mga simento. So, let's pray for them, no? Mga kababayan. Yung mga may maitutulong po. Send your donations to the corresponding LGU o kung saan man nararapat na kung saan yung tulong ninyo o yung mga donation ninyo, whether in kind or in cash, ay makakarating sa mga biktima, lalong-lalo na po dyan sa Ilocos Region or sa CAR, no, yung Cordillera Autonomous Region. So kasi po sila ang mga na salanta, lalong na po doon sa epicenter. Pag epicenter po talaga, eh talagang napakasama po ng dulot niyan. Nangyari rin po yan sa amin dito, I think way back 2013, yung epicenter na city, kapitbahay lang namin. Nung maikwento ko lang, kami noon nasa San Diego kasi that was a spring, no? Spring yun, April. And then, nung nandun kami sa San Diego, nunood ako ng news, sinabi nga na merong lindol dito. Nabigla ako, napauwi ako kasi ang lakas yata noon is 6 point something, mga kababayan, no? Sabi ko sa misis ko, iwan natin dito ang mga bata, punta balik tayo doon. Travel kami for 2 hours. Pagdating namin dito mga kasuit, walang power. So, hindi namin mabuksan yung garahe. Buti may susi ako. Kita na lang namin, bagsak yung mga ibang mga plato, yung mga ball, bumagsak. No? Yung aming mga dito, bumagsak po. So sa lakas, tapos nararamdaman pa yung aftershock. E dyan, sa Abra, saka sa mga neighboring town o provinces, malakas po yung 7.3. Kakatakot po yan. Parang yan po yung sa 1991 o 1990 na lindol. Yung masama rin pong nangyari. Pero kudos po sa administrasyong Marcos dahil 30 minutes after na nangyari yung lindol, eh lumipad na po ang ating butihing DSWD na si Secretary Erwin Tulpo. Sinabi po sa interview ni Secretary Tulpo na ipinadala siya ng presidente 30 minutes after nangyari yung lindol, at sabi niya pa nga, tingnan niyo tong kausutan ko, kung ano yung suot ko pantrabaho, eto na po yon. So I want the people to know that your government is behind you, no, at nandiyan po ang tulong, no. May mga dala po silang mga relief goods and mga cash pantulong sa mga na salanta ng lindol diyan po sa lugar ng Abra, kasi diyan po ang epicenter, at kanila pong pang dadayuhin yung mga ibang lugar, no. So, sino ang nauna? Ang usapan na naman dito, kung yung mga dilaw dyan, mga kakampings. So, wag nyo nang politikahin,
no? Pwede ba? Kasi meron pong nagtatanong dyan na naman sa kanilang mga little bluebird account na tweet, eh, ang mga ogag, hinahanap ang pangalawang pangulo. Sinong tinutukoy mong pangalawang pangulo? Nang aasar lang ba? Eh, ang current na pangalawang pangulo ng bansa ay ang mahal na Mayora Inday Sara. So, bakit mo hanapin ang pangalawang pangulo? Eh, nandyan ang pangulo. Very active. Nandyan ang mga LGUs. Very active. Ba't mo hinahanap ang pangalawang pangulo? Kung sino ka man. Nandyan po yung tweet, no? Na kakapal ng pagmumukha nila. Nasaan daw ang pangalawang pangulo? Ando sa Department of Education, nagtatrabaho. Oh, may problema ka? Tawagan mo siya. Ba't mo siya hahanapin dyan in times of that? Ang trabaho niya sa Department of Education is to make sure mapaganda ang pagbubukas ng klase, i-assess kung mabubuksan ng klase dyan sa lugar na affected, yung mga kawani ng gobyerno, i-advise lang. But she doesn't have to be there. Ang trabaho niya sa Department of Education. Concentrate on that job. Eto, natural disaster. Calamity. Sino nga asahan mo? E di siyempre yung mga NDRCC dyan, National Disaster Relief Coordinating Council, ang Pangulo ng Pilipinas, to designate all the people that can help, yung mga LGUs o DSWD, yung mga NGOs ng nanay mong lupang, no? Nasaan na nga pala siya? Diba? Dati pag mga ganyan, eh, nung siya ang vice presidente, on the ground na kami. Eh ngayon, nasaan kayo? Ngayon kayo magpasikat diyan sa Angat Buhay Foundation ninyo. Walang balita eh. 'Di ba? O nasaan ang former Vice President Lenny Robredo? Nasaan mga kasuit? Since pinopolitikan niyo lang naman eh. Gusto niyo lang mang-asar eh. Ayan po sa hot air balloon, nakasakay silang mag-iina. Nasaan po sila? Nasa Turkey. 'Di ba? Wala sa loob ng bansa. Nasa Turkey. Oh, sa bagay private Lenny na siya. Kung tutusin, wala siyang pakialam. Pero sa ginagawa niya, no, dati bago siya mag-Turkey, ano, may sarili yata silang gobyerno. Ngayon, kung gusto mong makatulong sa kapwa mo Pilipino, walang politika, paangatin mo ang buhay nila. Ito kasing mga kampi nitong mga dilaw. Ang gusto, yung hindi naman dapat na nandoon, hinahanap. 'Di ba? Baka gusto mo rin tanongin kung nasaan ang First Lady, kung sino ka man, 'di ba? Ito pa nga ang sabi ng inyong ano eh. Nanay niyong private citizen Lenny. Thank you DSWD Secretary Erwin Tulfo for the quick response. This sense of urgency is very important in crisis situation. Not only does it ensure that government resources will be ready available but will also assure those affected that they will be cared for. Ang sagot ko diyan, opinion ko diyan, huwag ka epal. Wala ka na sa gobyerno. 'Di ba? Eh nung nandiyan ka nga sa gobyerno, nandiyan ka nga pero photo ops ka. Oh, okay magsinungaling, may mga ano po, may mga patunay. Ngayon, private Lenny ka na, akala mo nasa gobyerno ka pa rin ba? Eh, pasipsip ka. Akala mo naman papansinin ka ng mga tao. Ganun pa rin po. No, hindi nagbabago ang aming pagtingin sa'yo. Na gusto nyo lang umepal. Gusto nyo mag-credit grabbing. Di po yun. Marcos Administration po ang nagpadala kay Sir Erwin Tulfo at tumugon si Sir Erwin Tulfo sa panawagan o sa utos ng kaniyang presidente. Ganyan po at pumunta si Sir Erwin doon na may mga dala ng mga relief goods, may mga larawan po dyan. At inassure niya ang mga Ilocanos o yung mga residente doon sa Ilocos na nasa likod nila ang gobyerno. Walang korupsyon. Walang politika. Gobyerno ang tutulong sa mamamayan nito. Wala nang panghingi-hingi pa ng donation. Nakita nyo ba ang DSWD? Si Sir Erwin, open nyo na yung telephone line for donations. Hindi. DSWD. Kung may mga gusto man pong tumulong, idiretso na yan, wag nyo na pong idiretso sa NGA ni Private Lenny. Baka lang, nagtatanong lang, baka lang. Hindi ko na ako itutuloy. Yung mga gustong mag-donate, no, whether in kind or in cash, idiretso na ho ninyo yan dun sa mga
nangangailangan. Kasi baka hindi pa makarating ang inyong donations doon sa gusto nyong pagbigyan. Hindi na magre-reklamo dyan ng DSWD. Kasi DSWD get all their funds, their goods through the government. No, kung meron mang mga NGOs, no, bahala kayo kung saan nyo gustong ipadala yung donations nyo. Pero ang advice ko lang para sa akin, ibigay nyo yan sa direkta sa mga taong na gusto nyong pagbigyan. Yung po yun. So dito, wala nang ano yan. Wala nang yung on the ground, first on the ground, wala na po. Ito po sabi ni Sir Erwin, no? Sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng linlod dyan sa Northern Luzon, salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa inyong pamahalaan lalo na sa oras ng kalamidad. Sa ating mga LGU, huwag po kayong mabahala. Narito po ang inyong DSWD. Handang umalalay sa inyo at sa mga constitute ninyo sa oras ng pangangailangan. Sa mga pamilya naman ng mga namatayan, ang aming taus-pusong pakikiramay, sasagutin po ng DSWD ang pagpapalibing sa inyong mga mahal sa buhay. May konting pinansyal po kaming ayuda din para sa mga naulila. Batid po namin na hindi sapat ang anumang ayuda namin sa buhay po na nawala, ang amin na lamang pong panalangin sa lahat ng mga biktima. Tingnan nyo, wala pong nilagay dyan si Sir Erwin as sekretarya ng DSWD na sa mga gusto pong mag-donate, ito po ang mga hotline. Sa mga gusto pong magbigay, ito po dito nyo ibigay. Diba? Saan kayo nakakita niyan? Meron po dyan na NGO. Meron po. No? So, tingnan nyo, hindi sila nang hihingi. At sila ang una sa ground, ang DSWD, dahil yan ang kanilang mandato. Tulong ka agad, nandun ka agad. So ang tanong dito, asaan ang presidente? Asaan si Pangulong Marcos? Nagdedirektiba. Nasa Malacanang, nagbigay ng press con. At ito ang sinabi niya, I am staying away from going to the affected areas of calamities for a very simple reason. It has been my experience as governor, it has been my experience in Yolanda, that when the national officers like him as a president now come to the affected areas, immediately ginugulo lang namin yung trabaho ng lokal, which is very good. Let them assess first, let the LGUs do their job first before you came in. Kasi pag na-assess na nila yan, no, gampan na nila ang trabaho nila, ang sabi niya, he will be there, try to be there, maybe tomorrow, which is today yan, or as soon as possible. Kasi at least, yung mga nandoon na LGUs like the mayors, the barangay captains, the councilors, or even the governor, already settled in the situation. May assessment na. Hindi tulad nung parang yung isa dyan, lumindol lang, oh, takbo na tayo dun. Ganun-ganun lang. Eh syempre, imimit ka nung mga yun kasi personality ka, national officer ka. Diba, presidente ka, VP ka, whatever ka, secretary ka. Syempre, yung mga nandoon, mga police, oh, bantayan nyo, baka anong mangyari. Instead of them doing their job, helping these people that are affected, diba, ikikater ka. Tama ang presidente. Ganon din ang alam ko, pagkakaunawa ko sa ginawa noon ni PRRD, hindi muna siya kaagad pumupunta right away. He may send somebody there in his cabinet, but not him. O tingnan nun nangyari kay Sir Erwin. Pero si Sir Erwin, may assessment na kaagad. Kasi nag-press con muna siya, bago siya pumunta dun. O, at least alam niya na ang situation. Hindi tulad ng isa dyan, pabida-bida, papoto-op, di ba? Ngayon, kung i-criticize nyo ang Pangulo, kayong mga dilawan, eh kayong walang utak. Ibig sabihin, gusto nyo kaagad, nandoon ang Pangulo para, ano, magpabida? Na siya ang una sa ground? Di ba? Meron pa nga nagtanong dyan eh, nasaan daw kayo nung nangyayari yung lindol? Kung hindi ka ba naman tangang reporter? Pati ba kinaroroonan ng presidente? Eh, kung sinabi kong umi-ebak ako, o, nung lumilindol, o, di napahiya ka.
Buti lang, sabi nga ni Presidente, nasa opisina ko, tatrabaho, eh, gumagalaw yung chandelier eh. Eh, alam mo na, di ba? Tama nga tanungan mo yung kagaguhan, di ba? Hindi naman professional reporter yung tanong na gano'n. Nasaan po kayo? Tanong mo is the relevancy. Relevant ba kung nasaan ang Pangulo? Gusto mo lang, i-chismis kung sino ka man. Napanood ko, ayaw kong banggitin ang pangalan. You know who? That your question is just a plain stupid question. Diba? Tanungin mo nasaan ang Pangulo, what is your difference between this Pinklawan that they are so jackass of asking this question, this stupid question? Nasaan ang Vice Presidente? Hanapin nyo ang Mayora Inday Sara. Nandoon sa DepEd, tawagan nyo, puntahan nyo. Tanungin mo ang Pangulo, nasaan daw for the sake of those asking? Who are asking? You. And your bosses that are stupid. Ulitin ko, eh, kung sabihin ko may eba ka ako, may problema ka? Oh. Eh, doon na sumakit at tiyak ko eh. Doon ako tinawag ng nature eh. Oh. Diba? Ano, sa gusto mong sumama, bantayan ako? Habang ako ay tinatawag ng kalikasan? Diba, yung mga ganun tanong, mga kababayan, kagaguhan yun. As a very, yung mature question. Yung tanong mo, sabi mong related dun sa situation, tanga, pang Marites yan. Mga pang showbiz yan, tanong mo. Hindi yan tanong nung National Disaster Coordinating. Hindi, pang Marites Entertainment. O. Kaya ngayon, ano pang ibubuslo dyan ng Pinklawan? Baka sabi, mabagal lang tulong. Oy, nandun na po ang DSWD. Nek-nek ninyo. 30 minutes after na nangyari yung national disaster na yan. O. Eh, yung nanay niya, nasaan? Woohoo! View from the top. I am higher than you. Lutang nandun sa hot air balloon. Tignan nyo po yung mga larawan nila. No? Tuwan-tuwa pa sila. Ano, napaka-unfortunate nitong si Private Lenny. Ano? Tuwing may disaster sa bansa, natural calamity, laging wala yan sa bansa. Minsan naman, nasa parte. No? Tulad na lang yung nangyari yung kung saan yun, nasa Balisin Island siya. Ninang daw siya nung kinakasa. Yung binabagyo yung bayan niya, nasa labas siya ng bansa, inuna pa yung pagpunta sa New York, hindi na daw mapigil. Timbre mo yun? Ganun ba yung inaasam mong leader? Eh dapat ito eh, uwi na kaagad siya kung gusto niyang tulungan yung angat ng buhay niya eh, di ba? Yung kanilang foundation o NGA, non-government association nila na angat buhay. O, nasaan? Nasaan? Di ba? O, ay hindi, nandito pa ako sa hot air balloon eh. Sarap ng view ko eh. I can see everybody here from the top. No? Lutang na lutang ako sa alapaap. I am the high mountains. What the F? My God. Tapos ginuglorify ng mga bias mainstream media. Is that how it is? Yeah? Kayo po mga kababayan, no? Ano pong masasabi nyo sa agarang aksyon na ipinag-utos ng Pangulong Marcos kay Secretary Erwin Tulfo ng DSW. Sila po ang una sa ground sa pagtulong, ha. Ang taltoong nauna diyan yung mga residente na nagbalikatan. Pero sa parte po ng gobyerno ay si Secretary Erwin Tulfo. No, yan po, no? At kung may comment po kayo, comment down below. Huwag nyong i-comment na private citizen na sila ni. Hoy, kayo nga ha, kung i-de-depend nyo tong si Private Lenny, eh aktibo nga yan sa angat buhay nilang foundation eh. O NGA nila eh. O, tapos sasabihin nyo, Private Lenny siya. Mga utot nyo. Diba? Wala siya sa gobyerno. Eh active nga eh, diba? O, nangangalap nga ng pondo. Diba? Meron pa dyan yung mga kape-kape, angat buhay. Huwag buhay mo inom ng kape na yun. Lulutang po kayo. Magiging tanga kayo. So, comment down below. Yung mga bashers dyan, utot nyo, mamatay kayo sa inggit, mga bitter. At dun po sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and that notification bell para ma-inform po kayo sa ating mga bagong video uploads. And pakilike and share na rin po para po kumalat itong magandang simula ng pamalaang Marcos, no? Makita nyo yung agarang
pagyakap, pagtulong ng ating gobyerno sa mga nasalanta ng natural disaster. Click the notification bell, huwag nung kakalimutan, paki-like and share, and I hope to see you on our next video. God bless. Bye-bye.